Hey yo, what's up mga kaibigan ko? So, dito na naman ako, no? Sa yung lingkod. Magandang balita, mga friends. Magandang balita. Wala na po tayong copyright strike. Cleared na po ang ating pangalan sa copyright strike. Maganda na po ang dapat nating ipakita ngayon. Kaya hindi ako nakaka-video ng mga nakakarang araw dahil may copyright strike po ako. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ba matatanggal ang copyright strike dito sa YouTube. Bago natin simulan ang video na ito, don't forget to share, like, and subscribe sa mga bago dito para malaman nyo kung paano natin tatanggalin ang copyright strike natin dito sa YouTube. So, let's go! Kung napapanood nyo talaga ang mga videos ko dito sa YouTube, ano, alam nyo kung bakit ako naka-copyright strike. Kung hindi, ilalagay ko sa baba yung link ng copyright strike ko. Kung bakit ako naka-copyright strike. At na-monetize ako nung naka-copyright strike ako noon. Konting kaalaman lang about sa strike ko. No? Nung January, nung bakasyon ko dito sa Dubai, naka-copyright strike ako dalawa. Pero nitong March, na-monetize naman ako. So kahit may copyright strike ka po, mamomonetize ka pa rin. Basta huwag ka nang gagawa ng ikatlo. Kasi yung ikatlo, mawawala na yung YouTube videos mo. So, hanggang dalawa lang ha. Huwag nyo nang gagawin yung ikatlo. Kasi pag ikatlo, wala na. Finish na. Ayun, ang pag-uusapan natin kung paano ba natin matatanggal ang copyright strike natin dito sa Dubai. Dito sa YouTube. So, ang unang gagawin nyo, unang-una, pag may copyright strike kayo, huwag na kayong gagawa pa ng kahit anong copyright strike. Kasi bawal talaga yun sa YouTube. Okay. At ang community guideline strike, yun ang mahirap matanggal, yung mga yan. Copyright strike, tsaka community guideline strike. Mahirap po magkaroon yan. Lalo na't baguhan lang kayo sa YouTube, napakahirap po kukuhanin yung subscriber at tsaka yung watch hours. Kapag nakuha niyo yun, tapos may strike kayo, parang tatama rin na kayo kasi iisipin nyo, baka hindi na kayo ma-monetize. So, para sa akin, tuloy-tuloy nyo lang ang pag-video kasi napatunayan ko nga na ma-monetize pa rin kahit may copyright strike. So, ano ba yung ginawa kong paraan para matanggal yung copyright strike ko? Doon na tayo kagad sa punto kung paano ko ginawa. Ang una nyo gagawin ay tapusin nyo yung schooling sa YouTube na kung saan bibigyan kayo ng exam ng YouTube. Kasi may videong silang isi-send sa inyo at papanoorin nyo. Ngayon, pag napanood nyo yun, bibigyan nila kayo ng exam na 1 to 5 yata. Hindi ko maalala, nalimutan ko na kasi matagal na, 3 buwan na mahigit. So, kailangan yung maipasa yung 5 question ba yun? O basta ganun, ipasa nyo. Pag naipasa nyo na siya, yun, bumilang kayo ng 3 months, mawawala yung strike nyo. Eh, dalawa strike ko. Magkasunod, isang linggo, dalawang beses. So, unang mawawala yung isa. Kung anong date yung nalagay yung isa, 3 months nun. Paano ba logic? January 6, kung nakuha ang strike ko sa first strike. Tapos, ang ikalawa, January 10. So, sa March 6, mawawala yung isa. Tapos, sa March 10, yung susunod. April 6 tsaka April 10, yun. Ganun ang computation. So, 3 months siya. Isang strike per 3 months. Okay? Okay. So, sana may natutunan kayo sa bago kong informasyon. Mabilis lang to kasi nga, nawala na yung strike ko kahapon lang. Kahapon ko lang nawala yung strike ko. So, kaya medyo ganado na naman ako mag-video. At na-monetize na rin kasi ako, kaya nanghinayang ako sa monetization ko kung hindi naman ako video-video. At least ito informative na para malaman nyo na kahit papano, yung na-copyright strike, pwedeng ma-monetize at yung copyright strike nyo ay posibleng mawala within 3 months basta tapusin nyo yung schooling. So, hanggang dito na lang, ano, at maraming salamat. Good vibes palagi. At sana mag-subscribe ang mga kapanood. Salamat!